Sakto naman sa inaasahang dagsa ng mga balikbayan ngayong Pasko, ang bagong ruta ng airport bus na diretso mula na IA papunta sa Imus, Cavite. Pinaganda rin ang lounge para sa mga OFW. At nakatutok si Marisol Abdurrahman. Sa pagbabalik normal ang sitwasyon sa NAIA, matapos ang kanselasyon ng mga flights kahapon, buhos naman ang mga pasahero ang paghahandaan, lalo ngayong Kapaskuhan. Inaasahan ang masasayang reunion sa pagdating ng mga balikbayan at OFW. Gaya ni Hayesha Lopez, na-delay man ang flight mula Dubai kaya kailangang i-rebook ang ticket pa Davao City, may lounge ang pwedeng tambayan na laan para sa mga OFW. Parang first time namin naka-encounter ng ganito. Parang naging safe siya, unlike before. Ikinatuwa rin ito ni Jemal Liao na galing Saudi Arabia, lalo't matagal pa niyang hihintayin ang flight pa uwing Cagayan de Oro. Hindi kakatulad dati na tambay-tambay lang dyan sa ano, di ba? Dito may mapapahingahan ka ng tama, yung malamig pa. Pagmamalaki pa ng OWA, may chef ang kanilang lounge. The food will be extra special for our OFW's enhancement in terms of immigration counters. That is part of the plan. Sa mga papuntang Cavite, dagdag regalo pa sa mga OFW ang diretsong biyahe ng airport bus papunta sa lungsod ng Imus. Isa lamang ito sa mga bus na bibiyahe mula rito sa NAIA Terminal 3 papuntang Imus, Cavite. Kung titingnan, hindi ito tulad sa mga ordinaryong bus dahil ito yung mga bus na ginagamit sa mga paliparan na naghahatid sa mga pasahero papunta na mismo sa mga eroplano. Namomonitor po yung bus through online. Pwede pong makita nasa na yung bus. 300 pesos ang pamasahe, pero para sa mga OFW, 50% ang discount nito. Pag lumabas sila ng airport, hindi nila malamas na sila sasakay eh. Eh, nabibiktima sila lagi ng mga mapagsamantala nating mga nagda-drive dito at sisingilin sila pag upo, 2,500 hanggang PITX lang. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman, nakatuto 24 oras. Kinilala ni Pangulong Bongbong Marcos ang sakripisyo ng mga first responder, mga sumaklolo sa magkakasunod ng bagyong tumama sa bansa. Sa gitna niya, ipinangako rin ng Pangulo ang pagtulong sa mga nasalanta, kasabay ng panawagan sa lahat ngayong magpapasko. Nakatutok si Ivan Mayrina. Kasunod ng pananalasa ng anim na magkakasunod na bagyo sa nakalipas lang ng 4 linggo. Akmang pagkakataon ayon sa Pangulo ang pagdaraos ng National Prayer Breakfast. We are blessed once again as we hold this event as it is a particularly appropriate time considering the challenges that our fellow Filipinos have been facing since October 21. Our collective faith and prayer to the Almighty is the most powerful tool that we have to weather these storms. Ika nga, kulang ang dasal kung walang kalakip na gawa. Kinilala ng Pangulo mga first responders sa mga lokal na pamahalaan na humarap sa sunod-sunod na bagyo. Gayon din ang pagsunod ng marami sa mga babala. Lahat ng mga nagtatrabaho na pang-anim na nila. Ito, I'm sure that they are exhausted. I am sure that they have done, they continue to do and work with as hard as they can. Kaya tayo po'y nagpapasalamat sa kanila. Kaya naiwasan ang pinangangambahang matinding pinsala ng bagyo. Bagamat nalungkot pa rin ang Pangulo na may isang pumanaw sa Camarines Norte. You know, my feelings upon about that is that one casualty is one casualty too many. Sa gitna niya, ipinangako ng Pangulo ang pag-alala sa pagbangon. Tuloy ang paghahatid ng tulong kahit sa mga isolated area, partikular ang pagkain at supply ng tubig. Sisimulan na rin ang pagkukumpuni at muling pagtatayo ng mga nasira ng mga nakaraang bagyo. Paghimok ng Pangulo, alalahanin ang mga nasalanta na humaharap sa matinding pagsubok kung kailan pa naman magpapasko. Sana yung ating sanang gawing papamasko, pamahaginan natin sa kanila. At kawawa naman at sila'y naghihirap. Dagdag tulong ang donasyong 1 milyong dolyar ng pamahalaan ng Amerika para sa USAID at World Food Program. Binanggit yan ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin na mag-usap sila ng Pangulo ngayong hapon sa palasyo kasabay ng pakikiramay. Sinabi rin ni Austin na handang tumulong ang U.S. military. Makakatulong ang EDCA sites na ginagamit sa mga Philippine-U.S. military exercises
para maging bagsakan ng tulong, lalo't baradong maraming daan sa mga binagyong lugar. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina Nakatutok, 24 Horas. Mga kapuso, ipinagluluksa sa Camarines Norte ang amang sumabit sa nakalaylay na kable habang nagmomotorsiklo. Nangyari yan nang balikan niya ang mga alagang hayop na naiwan sa kasagsagan ng bagyo. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kuha ang videong ito habang nasa signal number 5 ang Calaguas Island sa Camarines Norte sa pagdaan ng bagyong Pipito. Kaya nang humupa ang ulan at hangin ng bagyo, 27 bahay ang totally damaged sa isla. 124 ang partially damaged. Naalisan din ng bubong ang isang classroom ng Banokbok Elementary School habang partially damaged naman ang ibang classroom. Ngayon lang po namin na-experience talaga yung super typo na mag-signal number 5. Nag-start po ng 1 a.m. po siya. Lumakas po pagdating ng 3 a.m. Na-observe po namin hanggang 11 po yon ng morning. Bagamat nakauwi na ang mahigit 1,000 evacuees ng barangay, kailangan pa rin nila ng tulong. Kumbaga po, yung more on fishing po dito ang source of income po ng tao. Kaya pag okay po ang weather, nakakapag-fishing po. Pag masama po, wala po. Napakaliit po ng evacuation area po doon na siguro good for 20 to 25 families lang po ang makukover noon. Blessing sa amin na sana meron po magbigay man lang kahit evacuation po sa Banokbok Centro. Nasa Camarines Norte na ang GMA Kapuso Foundation para mamahagi ng tulong. Kabilang sa natulungan, ang 8 barangay sa bayan ng Jose Panganiban na lupang naapektuhan ng bagyo. Hindi na ako nakakatrabaho. Manang hinihika na po, ako. Pag kaunting lakad lang po, ang laking may tulong po nito sa amin. Dahil sa amin mag-ama. Kung nagpapasalamat po ako at may katulad ng GMA na namimigay. Habang sa Mercedes Camarines Norte, balik na sa laot ang mga mangingisda matapos mabakante ng 2 araw dahil sa bagyo. Pero ang maliliit ang bangka gaya ni Alvin, hindi raw muna lalayo sa pangpang. Kulang din sa kita kasi 2 araw na malakas po baga kaya. Buhay na rin ang bagsakan ng isda sa Fishport. Pati ang beach para sa mga gustong mag-surfing at mag-swimming sa munisipalidad ng Daet. Nakauwi na sa kanilang bahay ang lahat ng evacuees. Pero ang pamilya Santa Rosa may pinagdaraanan pa ring bagyo. Pumanaw kasi ang kanilang padre de pamilya na si Rogelio, residente ng barangay Bagasbas sa Daet. Ayon sa pamilya, pauwi mula sa evacuation center sakay ng motorsiklo si Mang Rogelio, 67 years old, para dalhan ang pagkain ang kanilang mga aso. Pero nang dumaan sa kalsadang may nakatumbang poste dahil sa bagyo, sumabit si Mang Rogelio sa mga nakalaylay na internet cable, kaya nagkahiwa sa leeg. Nahulog din ito sa motorsiklo at nagka-injury sa ulo at balikat. Mabait po siya. Maano po sa pamilya niya. Makumidi po doon. Kaya naano ko siya na naaalala ko po pag ngayon wala na siya. Wala na po akong pag-uwi niya ng 4:00, wala na po akong hihintayin. Makatatanggap ng tulong ang pamilya mula sa lokal na pamahalaan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Horas. Kabilang ang bayan ng Jose Panganiban sa Camarines Norte sa mga nakaranas sa sunod-sunod na bagyo. Hindi pa man nakakabangon sa bagyong Christine, bagyong Pepito naman ang puminsala sa mga tahanan nila at kabuhayan. Kaya sa pagpapatuloy ng ating Operation Bayanihan, ang GMA Kapuso Foundation, sila naman ang ating hinatiran ng tulong. Bago pa man manalasa ang Super Typhoon Pepito, mahigit 15,000 taga Jose Panganiban, Camarines Norte na ang lumikas. Kabilang dyan ang pamilya ni Antonio. Dahil daw kasi sa sunod-sunod na kalamidad, halos
butas-butas na ang bubong at dingding ng kanilang tirahan. Mabilis na rin daw siyang hingalin dahil sa kanyang hika. Sobrang kadelikadong ano, kaya kung nagkakaharap ako, sabi ko gusto mo kong magkabahay ng maayos. Talagang delikado. Eh nung maghangin-hangin nga po, nakiusap na lang kami dyan sa kapitbahay na ihatid ako dun sa school. Apektado rin ang kabuhayan ng mga mangingisda sa lugar. 5 araw daw kasi sila hindi pinayagang makapamalaot dahil sa sama ng panahon. Malaki po ang maitutulong ng mga donasyon, lalo na sa pagkain, in-kind katulad ng bigas, delata. Hindi ganun katindi yung mga sira ng mga tahanan, pero nagkaroon po kasi ng pos sa kabuhayan ng aming mga kababayan. Bago pa man mag-landfall ang Super Typhoon Pepito sa bansa, nakahanda na ang mga relief goods ng GLA Kapuso Foundation para sa mga maapektuhang probinsya. At ngayong araw, nakapaghatid na tayo ng tulong sa 4,000 individual sa Jose Panganiban. Ang laking maitulong po nito sa amin. Dahil sa amin magama, ilang linggo na rin po ang bibilangin po sa amin. Kung nagpapasalamat po ako at may katulad ng Jimmy na nagnamindigay. Bukas, nakatakda naman tayong mamahagi ng tulong sa Catanduanes, kung saan unang nag-landfall ang bagyo. Sa mga nais magpaabot ng tulong, maaari po kayong mag-deposito sa aming bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. Mga Kapuso, maraming salamat po sa lahat ng mga pumunta sa mga unang araw ng Celebrity Ukay-Ukay sa GMA Kapuso Foundation sa Noel Bazaar sa Okada, Manila noong Biyernes. Salamat din sa mga sumali sa ating Celebrity Auction, lalo na sa fans ng SB19. At sa mga hindi nakapunta, pwede po kayong humabol dahil nasa World Trade Center sa Pasay City naman ang Noel Bazaar sa darating na November 22 hanggang December 1. Abangan naman ang ilan sa mga exclusive items mula kay Kuya Kim Atienza. Gaya ng kanyang signed helmet, mayroon pang mga sapatos at kanyang sombrero na ipapa-auction din. Winasak din ng bagyo ang mga pinagpagurang bahay ng maraming taga-Quezon. Kaya ang ilang mangingisda gusto nang makapalaot para makapag-ipon muli. At nakatutok si June Veneracion. Sa tindi ng mga inihambalos na daluyong o storm surge ng bagyong Pepito, binaha ang bahagi ng isla ng Pulilio sa Quezon. Nawasak ang maraming bahay. Mula sa ere, tanaw lalo ang pinsala hindi lang sa Pulilio, kundi sa isla ng Humalig. May mga partially damaged din na bahay sa bayan ng Buena Vista. Meron lang na i-report na minor damage school. And then sa mga tao, yun lang partially and totally damaged na mga bahay kasi light materials. No? So far yun, infrastructure, roads, bridges, lahat yan okay sila. Ang hinihintay lang natin, reports on nasira na bangka. Mas malala siguro kung hindi maagang nakapagtali ng bubong ang mga residente. Walang ibarat po ang mga bubong. At yung nabugso din talaga ng medyo malakas na kaskuhay din. Sa pagbabalik tahanan ng mahigit 100,000 residenteng lumikas dahil sa bagyo, bit-bit nila pa uwi ang taimtim na panalangin. Kada taon laging may ganito, lagi kaming evacuate. Kada bagyo, punta doon lagi. Kaya yung Pasko, wala nang bagyo. Sa pagbuti ng panahon, pagkakataon din para sa mga mangisda na muling pumalaot at makabawi makaraan ng ilang araw na walang kita. Lalo na para sa tulad ni Eric na tanging inaasahan ng 3 anak at walang ibang mapagkukuhanan ng ipagpapagawa sa bahay na winasak ng naunang bagyo bago pa tumama ang bagyong Pepito. Marami bagang umaasa sa kita natin sa hanap buhay pang araw-araw. Doon na kami nakatuloy sa nanay ko at wala kasama yung mga anak ko. Umabot man sa mahigit 100,000 residente ang lumikas. Wala naman ni isang nasawi, nasaktan o nawala sa kasagsagan ng bagyong Pepito dito sa probinsya ng Quezon. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras.
Matapos tayo mga kapuso, isang Filipino film ang pasok sa top 10 films sa Amerika kung kita ang pag-uusapan. At walang iba yan, kundi ang Hello, Love Again ni Alden Richards at Catherine Bernardo na record-breaking din sa Canada at palabas din sa iba pang bansa. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Ikalimang araw na sa mga sinihan at ramdam na ramdam pa rin ang Hello, Love Again fever. All out ang support ng fans, mga kaibigan at katrabaho ni Asia's multimedia star Alden Richards sa block screening ng kanyang kumpanyang Myriad Entertainment, kabilang sa mga dumalo sina Christopher Martin at Pulang Araw co-stars Mikoy Morales at Kapuso drama king Dennis Trillo. Time out nga raw muna sa gera si Colonel Yuda Saito para magpakita ng love and support kay Eduardo. Love you, Alden! Ang galing nila pareho, napaka-natural. And sa tingin ko, yun talaga yung perfect balance, yung pagtimpla ng mga characters nila. Walang OA dahil makikita mo, ito talaga yung mga nangyayari sa totoong buhay. Makikita mo yung mga napaka-pure na emosyon. Congrats! Brother, congrats ulit ha. Thank you, Dennis. Then, si Alden sobrang na-appreciate daw ang pagdalo at suporta ni Dennis. Sobrang grateful ako kay Kuya Dennis kasi pumunta siya ngayon. Bihira to. Bihira mangyari to. Thank you. Mula day one ng pagpapalabas ng pelikula, umiikot sa mga sinihan sina Alden at Catherine Bernardo para personal na magpasalamat sa mga manonood dahil sa kanilang record-breaking na first day of sales. In just 3 days, kumita ang collaboration film ng GMA Pictures at Star Cinema ng 245 million peso sa box office. Nag-set din ang opening record ang Hello, Love Again sa US at Canada. Ayon sa ulat ng entertainment sites na Deadline at IndieWire, kumita ng $2.4 million o halos 141 million pesos ang film na nag-open this weekend sa 248 locations. Ito na ang may pinakamataas na opening para sa isang pelikulang Pilipino at kauna-unahang pagkakataon na Pinoy film na pasok sa top 10 films sa US. Ngayong gabi, biyaking Amerika at Canada sina Alden at Catherine para magpasalamat sa Global Pinoys. We're very honored po with that privilege that the movie will be having for the AIFF and maraming salamat po for the recognition. We're just very excited to bring Hello Love Again in the international scene. Bukod sa USA at Canada, mapapanood rin ang pelikula sa Europe, Australia, New Zealand, at soon starting November 21 sa Middle East, pati sa Macau at Hong Kong sa November 24, gayon din sa iba pang bahagi ng mundo. Hindi po namin in-expect na talagang ganun yung magiging response po ng mga manonood. And right now, we're approaching our first week, so we're praying and hoping for the best. Lahat ng success na natatanggap ng movie dahil po yun sa suporta nyo. So maraming salamat sa lahat ng nagpa-block screenings, sa lahat ng mga nanonood sa regular screenings, and sa lahat ng mga nag-aabang as well sa international screenings. Yes. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Justin, mga kapuso, as of 6 p.m. ngayong November 18, umabot na po sa 520 million pesos ang gross na kinita ng Hello Love Again sa Pilipinas. Ang bahagi ng kikitain ng pelikula ay mapupunta po sa mga nasalanta ng bagyo. At yan ang mga buwena mano kong chika this Monday night. Sa ngalan po ni Ia Arellano, ako po si Patricia Tumulak. Miss Mel, Miss Vicky, Sir Emil. Thanks, Pat! Hoy, Patricia! Welcome back! Salamat sa iyo. Thanks, Pat. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Mga kapuso, 37 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.